Andito na naman po tayo sa isang edisyon ng One Nation TV. At kung nakikita nyo po, andito po ako sa Naik, Cavite ngayon. Ayan, Naik, Cavite, Naik. At kung gusto mo sumaya ngayong araw na ito, ikaway-kaway nyo po ang inyong mga kamay. Yan! Tanaw ko daw is taniman nila. So tinanong ko kung kasama pati yung bundok na yun. Hindi pa. Hanggang dito lang pala. Ganda lang. Sabi, naglagay ako ng 15 cups si ayaw mahinin. Sabi, nasunod ng ilalim na na. Bantilaw na hindi maintindihan. Iwal ay ayaw. Ayaw mahinin. Ano mga tanim dito, ma'am? Okra, mga kalawimbaki, sitaw, mais, nakasaging. Saging. Ang mais mo sa ilalim. Ulitin mo. Dito yung pagkakasabi mo. Mais, nakasaging. Ano pa nga asawa ko? Hindi kayo magalit. Galit kayo yata eh. Ganun yung tawag dito, mais, nakasaging. Isasama ko sa vlog to, ha? Ano wag? Kapay wag. Maes! Saging! Saging! Ito po ang father-in-law. Ayan. Isang palok. Ayan po father-in-law ko. Ayan, may dalang itak. Huwag kayong paloko-loko dyan. Itakin kayo nyan. Labanos. May labanos sa ilayan. Lamad na yung kubo. Punta nga natin yung kubo. Tara natin yung kubo. Lang ahas dyan ha. Natakot ako sa ahas eh. Ayan, ito naman yung kubong ginawa nila. Kasi ang trabaho... Ha? Ah, ito pala yung mais. Ang daming tanim. Ang daming tanim. Ito po yung kubo na ginawa nila. Pagka mainit, meron silang pagpapahingahan. Pwede. Kasi yan, ang dami nilang tanim. Actually, hindi ko na alam kung ano pa yung tawag ko sa iba. Ayun dyan ang... Wala akong alam dyan. Papuntang Indang pala itong kalsada na ito. Eh, right after Indang, pwede ka na rin dumiretso ng Tagaytay.
Aabutin ng mga isang oras. Yun sa akin. I-develop na talaga tulog na ito sa langit. So kung makikita nyo po, dito na tayo ulit sa main house. Kanina galing tayo sa kubo, diba? So dito tayo ulit sa main house. Isa sa mga paraan ng pagluluto dito is yung ube. Medyo madilim lang kasi hindi pa kompleto yung setup ko for vlogging. Karating yung buto. Kita nyo may mga kahoy. Tapos yan. Makikita nyo yung buto. Tapos sa loob nito, hindi lang talaga kita pa masyado is yung kung saan lumalabas yung usok. Ayun po, tapos na kami kumain. Kaya lang, hindi pa rin kami tapos magluto. Hindi ako nalihan. Taba nga. Buti na lang, may anti-palistero. Ayun po, nakauwi na ako galing ng Naik, Cavite. Itong araw na to, marami pa kaming ginawa doon. Kaya lang, hindi ko na pwede ipakita sa video kasi halong ahaba itong video na to. Pero kung makikita nyo po ang observation doon, isa sa mga highlights is yung style ng pagluluto. Halos lahat ng luto ay niluto sa kahoy. At masarap talaga yung luto sa kahoy kasi may iba siyang aroma pagka kinakain mo. Hindi ko lang po alam kung pag umuwi kayo sa mga probinsya nyo, ganun pa rin ang style ng pagluluto. Pero definitely doon sa night, doon sa mga biyanan ko, ganun ang ginagamit nila. Kaya iba talaga kumpara sa lutong LPG. Doon iba yung aroma ng kahoy pagka naluto na yung pagkain. Napakasarap. Kaya hanggang dito na lang po muna. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please subscribe, hit the bell, like and share. And I'll be seeing you on my next video. God bless, stay safe, peace.